So at the moment, almost 200 na yung ano, yung kasabay natin na yes, nanonood ngayon. Oo. So doon sa mga members, welcome, kasi ang alam ko po kahit na mga members natin eh hindi pa rin alam. Madami diyan hindi pa rin talaga nila kabisado yung business opportunity side ng ano ni M-Core. Doon naman sa mga in-invite, welcome po sa M-Core. Okay, so bigyan ko muna kayo ng konting ano statistics para ano tayo updated. This is as of yesterday, May 17, 2020 at 4 p.m. Yung ating source ay News 5 Digital. Nilagay ko na din diyan yung link para at least alam niyo na talagang ano ano tawag nito? May pinagkuhanan talaga tayo niyan. Kung mapupunan natin dito sa kaliwa, confirmed cases 12,513, okay? Ang total na nagkaroon na po ng COVID-19, naka-recover 2,635. Ang mga nag-expire or deaths is 824, okay, na mga tao ang namatay na. So, tandaan niyo po 'yan, ha, yung confirmed cases is 12,513, and that is according to Department of Health, DOH. Now, pumunta naman tayo sa statistics na nilabas ng DOLE. Ito po ay as of April last month. Sabi dito, over 2 million workers lose jobs, okay, dahil sa COVID-19. April po yan. As of the moment, okay, mahigit 3 milyon na po ang nawawalan ng trabaho ngayon. And the prediction is, bago po matapos ang taon ng 2020, aabot po yan ng 5 milyon. So kung titingnan natin, mas maraming naaapektuhan ng pangkabuhayan ngayon dahil dito sa COVID-19. Diba, sa pandemic na na-experience natin, na ni isa po sa atin ay walang nakapaghanda. In fact, even our government, hindi na paghandaan yan. Diba? Alam naman na nating lahat yan. So I don't need to explain that. So bakit po tayo, bakit ngayon may ganitong presentation? Kasi po napapanahon siya, kung ikaw ngayon nanonood ka, hanggang ngayon may trabaho ka pa, you are blessed, you should be thankful. Okay? Pero ang tanong niyan is, hanggang kailan ka may trabaho? Bakit? Kasi yun ngang nawalan ng trabaho ngayon, hindi naman din niya inaakala na mawawalan siya ng trabaho. Okay, tandaan natin, according to DOLE, bago daw po matapos ang taon na ito, aabot ng 5 milyon ang mawawalan ng trabaho. Bakit? Marami pong establishments na hindi makakaahon sa nangyayari sa atin ngayon. Example, mga restaurants. Imagine niyo po kung ang negosyo mo bago mag-COVID eh meron kang restaurant na may pa-buffet ka. 'Di ba? Example, Vikings, sangdamukal po ang mga trabahador na nandoon. Eh bawal na po ngayon ang buffet. 'Di ba? Wala naman take-out buffet. Hindi 'yun ang konsepto ng ano, ng buffet. So imagine may chance na mapapabilang po yung mga 'yon, okay? Doon sa statistics na nilabas ng DOLE na 2 milyon, ngayon po 3 milyon na. Pwede mong sabihin, pag nawalan ako ng trabaho, edi maghahanap ako ng another trabaho. Hindi po ganun ang labanan ngayon. Nagtatanggalan po, nagsasara ang mga kumpanya. So paano ka makakahanap ng trabaho? Diba, kung ikaw dati kang waitress or waiter, anong restaurant ang papasukan mo? Diba? Eh ngayon po, lahat nag-aano siya eh. Nagtitrim down lahat. So, bakit ko po ito ine-explain ngayon? Nagkaroon ng ano ng realidad ang lahat ng tao. Ano yung naging reality natin? Na dapat pala kahit sa anumang panahon, kailangan meron po tayong backup plan. Okay? Meron tayong pwede pang asahan. Bakit? Dahil katulad ng ano nangyari ngayon na nagka-COVID-19, majority po ng mga Pinoy walang backup. Ibig sabihin po ng backup is kailangan meron tayong magkaroon tayo ng tinatawag na extra income. Okay? Kahit na may lockdown, kailangan po na magkaroon ng extra income. So paano ka pwedeng magkaroon ng extra income? Nabanggit ko kanina, ano, hahanap ka ng trabaho? Kung may trabaho ka ngayon, maghahanap ka ulit ng trabaho? I don't think na possible yun eh. Kasi bakit?
Kung may trabaho ka ngayon, you are blessed. Okay, 9 hours pwede ka magtrabaho. Pero alam natin, bago ka makarating sa trabaho mo, kung dati-rati, 3 hours before, gigising ka. Ngayon po, 6 hours before, kailangan mong gumising. Bakit? Nagsabi na rin po ang tawag nito? Yung mga traffic enforcers natin, na kung dati-rati, ang MRT, pumipila ka ng 2 oras, expect 4 to 5 hours na tayong pipila ngayon. Para makarating ka, makasakay ka, at makarating ka sa trabaho. So, ibig sabihin, malabo po na ang gagawin mong backup, may trabaho kung ngayon, you'll find another job. Okay? Medyo, papatayin mo yung katawan mo yan. It's not possible. Lalong-lalo na sa sitwasyon natin ngayon. And alam natin na, yes, ngayon, naka-modified ECQ tayo, pero it doesn't mean na patay na si COVID-19. Hindi po. Binuksan lang ng konti yung ekonomiya kasi wala nang pera ang gobyerno. Diba? So, ibig sabihin, pwede pang ulit na bumalik tayo sa dati kasi wala pang gamot eh. So, hindi trabaho ang sagot, hindi job, okay? Ang sagot na madagdagan yung kinikita mo or yung extra income na tinatawag. Okay? Ang kailangan po ngayon, maghanap tayo ng negosyo na pwedeng magawa sa internet. Okay, katulad ng ginagawa natin ngayon, exactly po, ganito, nasa bahay ka lang, okay, nakaupo, kahit anong background, kahit pantaas mo lang ang maganda, sa pambaba mo, nakasalawal ka, doesn't matter, pwede ka pa rin kumita, di ba? Yun yung maganda kapag yung pong negosyo ay pwedeng magawa, okay, na nasa bahay lang, huwag ka na makipagsapalaran, okay? Huwag ka na makipagsapalaran na lalabas ka pa po ng bahay. Mas maganda po, okay, na magkaroon tayo ng negosyo, okay, na pwede kang kumita from home. Kasama mo yung pamilya mo, hindi ka kakabakaba na paglabas mo, pagbalik mo, carrier ka na din, tapos ipapasa pa. According po sa Department of Health. Actually, hindi nga Department of Health eh. Mga ospital naglalabas, napapanood natin sa mga television, sa internet din. Kasi madalas tayo ngayon nasa social media. Kung ikaw po ay walang 1 million, magdasal tayo na hindi tayo tamaan ng COVID. Kasi minimum po yun, nagagastusin ng isang tinatamaan ng COVID-19. Diba? Wala ka nang ipon, tatamaan ka pa. So do not take big risk by going out just to look for to find for a living. Diba? May way po na pwede tayong kumita na nasa loob lang po tayo ng bahay. Yun po ang pag-uusapan po natin ngayon. Okay? Okay, so next. Yan, eto na. So, yun po ang isi-share po namin sa inyo ngayon. So, welcome to our MCOR Boss. Okay, Boss stands for Business Opportunity and Success Seminar. Naka-live po tayo ngayon. Pwede itong ma-download later on kasi hindi natin ito tatanggalin. Para pwede nyo pong maipasa sa mga taong gusto nyo pa pong matulungan. Okay, so kung may mga tanong kayo, yung pong nag-invite sa inyo, yun ang tatanungin nyo. Okay? I-message nyo sila directly. Now, ito po ang maganda. Naniniwala po ako na kung gusto natin magkaroon ng negosyo, kung pa-partner po tayo sa isang company, mas maganda po kilalanin natin. Kasi bakit? Para po magawa natin siya, part po yun ng tinatawag na due diligence. Kung gusto po natin magawa siya ng mas mahabang panahon o yung tinatawag na pang long term, pang matagalan, maganda po, makita nyo po, ano bang background ditong kumpanya na to? Baka naman, pag ako'y sasali dito, mapapahamak lang ako at idadamay ko pa buong pamilya ko. Ang company po natin, ang pangalan po ay MCOR. Nilaunch po tayo December 2, 2015. So kung kukumputin po natin, halos maglilimang taon na po tayo sa awa po ng Diyos this coming December. Okay, ito po yung ating office sa Vision Building. Ground floor po niyan ay bangko. Sa likod po niyan, meron na po tayong sarili nating warehouse na almost 2,000 square meters na area. So, kompleto po, ang parking po, sarili rin po natin. Okay, meron po tayong sarili pong events place na nasa taas din na kinakandak din po yung mga events din natin doon. Okay, located po yan, ibalik ko sorry. Located po yan sa Pasig Boulevard. Okay, so kung dumadaan-daan kayo doon, napakadali pong puntahan. Kung may sasakyan ka, madali. Kung wala kang sasakyan, nagko-commute, madali. Pero ngayon, walang commute, so hindi ka rin pwedeng pumunta.
Okay, kasi bawal pa. Okay, next. Syempre, since magpa 5 years na tayo, definitely all our government, yung mga documents natin ay kumpleto po tayo. We're talking about legality. So, huwag kang mangamba. All our products, FDA approved yan, halal certified. Diba? Mahirap magpatakbo ng 5 taon ng illegal. So, lahat po ng mga dokumento natin ay legal. So, makakampante ka po at sure kang hindi ka po mapapahiya sa tao. Ito naman po yung tinatawag na management team. Ibig sabihin, sila po ang nagpapatakbo ng kumpanya. Okay? Yung nasa pinakailalim po is the person who introduced me, our Vice President, Mr. Mark Amarasigan. Isa pong napakasipag na Vice President. Ito po yung tinatawag ko na half of my brain. Okay, na kahit linggo, pag trip ko magtrabaho kahit linggo, ganun din siya, nakikisabay sa akin. Diba? So kung ako working president siya, even on a Sunday, working vice president siya. And the top three po, yan po ang mga may-ari. Mr. Ray Panaligan, Ibay Reyes, at ako po yung nasa tuktok, Cheryl Edman. Okay, so presently, I am the president and COO of MCorp, of our company. Okay, now, syempre, mas magandang gawin, now nakilala nyo na po yung mga tao behind, okay, sa negosyo na to. Maganda din po na isa sa mga panuntunan kung maghahanap tayo ng negosyo ay kailangan ay magaganda, effective, at affordable na produkto. Okay, ito po yung ating mga products. Yan po yung tinatawag na tangible products. Meron din po tayong hindi tangible or non-tangible, which is services. Okay, but as of the moment, because of the COVID-19, okay, yung atin pong mga hotel booking, travel, ay hindi po muna magagamit. Kaya po hindi ko po muna yun i-discuss, but later on, when everything goes back to normal, patatakbuhin po natin siya ulit. Okay, so all our products, we have 7 super brands product. Siguro po some of you familiar dito sa super brand sale because may mga brands na nakikitaan nyo po na meron nito. If I will name a few, Uratex, Yakult, okay, at marami pa pong iba na mga malalaking mga pangalan. Okay, pag sinabi pong super brands, kapag may tatak super brands, ibig sabihin po, nire-recognize po yung mga produkto in 92 countries na lahat po ng mga produkto na yan ay de kalidad. Okay, yun po ang ibig sabihin ng super brands. Okay, hindi po lahat ng produkto na nabibigyan po, okay, or natatatakan ng super brand. So it says sa a lot, okay, with our products. Now, let me talk about, okay, we have 7 tangible products, but I will only explain a few. Okay, yung unang-una po natin is yung tinatawag po, eto po, oh, kung nasan yung arrow ko ngayon, yung tinatawag na 24 Green Restore. This is 4 powerful organic ingredients po. Goji berries, barley, and wheatgrass. And we use stevia to sweeten it. Kasi po, kapag yan ay ininom mo lang ng walang medyo pampatamis, para kang umiinom ng giniling na Bermuda grass. Kasi literally damo siya. Okay? So, eto po. Ang gamit talaga ng Restore, it is really, really, really good for detox. Very helpful po siya sa pagdi-detox para po sa ating colon, sa ating bituka. So, ibig sabihin, okay, ang nagagawa po niya is it supports digestion. And, ang maganda, since it is a full of fiber, nakakatulong din siya for weight loss. Kasi nga, hindi ka kaagad ng magugutom dahil punong-puno siya ng fiber. Ito na, itong pinaka-paborito ko talaga lahat sa nalinya at i-explain. Sa mga kananayan dyan, katulad ko, I have 3 children, okay? Usually tayo mga nanay, ang problema natin kung paano papakainin ng mga anak natin ng mga gulay. Diba? Ngayon, hindi naman po pwede, puro dilatang ipapakain natin sa kanila. Kasi kung ano ayuda ng gobyerno, yun lang ang naibibigay ng mga iba nating mga kababayan. Ito na po ang sagot sa problema natin, okay? Kung ayaw kumain ng mga bata ng gulay na minsan mapapalo pa natin, 'di ba? Okay, ang isa, ito po ang good news ko po sa inyo. Ang isang sachet po ng Restore, okay, ng 24 Green Restore juice, okay, ay equivalent po ng 2 kilo ng gulay. Kung ano po yung gulay na nakikita nyo po diyan,
okay, sa inyong screen, yan po ang equivalent niya. So imagine niyo po, hindi alam nung bata, kumakain na pala siya ng gulay. Okay, now, yung iba naman, kung nakakakita po tayo sa mga drug stores na merong in capsule form na mga wheatgrass, barley na pinagsama-sama. Okay, na nabibili din po sa mga drug stores. Ito po ang good news ko sa inyo. Alam niyo po ba yun ay 15 to 20 pesos yung isang capsule na yon. Ang isang sachet po ng 24 Green Restore, ang katumbas po niyan ay 8 capsules. Okay? So kung sa pagtitipid ang pag-uusapan, mas makakatipid po kayo kung ang iinumin po natin ay 24 Green Restore. Number one, magkano po ang kilo ng gulay ngayon? Definitely, hindi yan bababa ng 50 pesos. Wala pa pong 50 pesos ang isang sachet. Okay? Now, ang capsule, binanggit ko na, 15 to 20 pesos. Eto po, mura lang po ito. Ang isang 24 Green Restore ay 750 pesos. Meron po siyang 12 sachet na nasa loob na. Okay, so pwede sa bata, pwede sa mga adult, makakatulong po yan para panglinis ng ating colon. Now, eto pa, isa po sa mga pinaka-paborito ko na, ano, na produkto is yung tinatawag natin na antibacterial soap na ang pangalan po ay Savon. This is the a very special soap and the only in the Philippines na merong oregano oil. Okay? Now, para ba saan ba itong oregano oil? Sa pag-aaral po ng mga eksperto, meron pong top 2 na ginagawa sa katawan or gamit ng oregano oil. Ito po ay antibacterial at antifungal. Okay? Ulitin ko po, antibacterial and antifungal. Napakarami na po na mga ano natin, mga dealers at saka po yung kanilang mga kaibigan na rekomendahan po ng ano ng ating Savon na merong psoriasis, talaga pong mabilis siyang matuyo. Okay? Next, ang Savon po ay meron ding tinatawag na snail slime enzyme. Okay? So yan nakikita nyo sa Japan, meron sila mga spa talagang nagpapaano lang, papagapang lang na suso sa mukha. Kasi bakit? Yung laway po nun, okay, yung enzyme dun sa laway na yon, it serves as an anti-aging. Okay? Ito po ang mga ingredients, active ingredients na meron ng Savon. It is 100% natural, it is 100% organic. Yun po yung pinakamaganda dyan. Okay? So, at meron din kasama ang Savon natin na tinatawag na bee venom. Okay, in the US, it is already considered as natural Botox, anti-wrinkle. So kung makikita nyo, ito may tweezer, sa dulo niyan, okay, nandun yung bee, pinapasting yung nasa mata para matanggal yung tinatawag na crow's feet wrinkles. Okay, so kaya po marami dito, at kung yung nag-invite sa inyo, for sure nakagamit na nito. Kapag po yan ay ginamit natin sa face ng mga 5 to 10 seconds, kapag ano natin, pag hilamos natin, mapupunan natin na nababatak yung ating mukha. Okay, yun yung maganda dito sa atin. Feel mo, alam na alam mo na meron siyang bee venom. And of course, okay, kailangan may moisturizer, natural pa rin ang ginamit natin. We use virgin coconut oil. At alam natin ang mga Pinoy, ang weakness nito ay to have a fair or lighter skin, di ba? So instead yung mga kojic na yan, ang mga ginamit natin, na kahit sa palengke pwede mong mahanap, okay? From natural ingredients po natin kinuha. Galing din po sa halamang dagat. Halamang dagat po yan. Okay? Ang tawag po dyan ay algo white. Algo stands for algae. Okay? Since na ang effect niya, kapag nadidikit yung algae na yan sa balat, nagla-lighten yung skin. So, yan na rin ngayon ang ginagamit ng mga tao na gusto na natural ingredients lang ang kanilang gagamitin. And of course, ang maganda niyan is nilagyan natin ng konting scent. Since ako po, ang background ko, meron akong allergic rhinitis noon. Okay, so medyo sensitive po ang ang sense of smell ko. Hindi ko kaya yung mga sobrang tapang. So gusto ko light lang. So ang ginamit po natin ay cucumber scent. Okay, so cucumber extract yung ginamit natin diyan. So yung algo white yung Savon, sobrang matutuwa ka talaga diyan. Okay, so that's another product. And okay, isa din sa aking mga favorite. Ang tawag po natin dito is a 24 Alka White. This is a 4-in-1
and dual effect evolution na product. Bakit 4-in-1? Number one, pinaka main ingredients po nito is L-glutathione. Ang L-glutathione po, explain ko in a bit kung ano. Pero most of us, ang akala, papaputi lang ang L-glutathione. Yes, pwede kang pumuti if ma-overdose ka. Kailangan mo magpa-overdose ng glutathione for you to have a really beautiful side effect na magkakaroon ka ng fair skin. Okay, it has also vitamin C in it kasi ang glutathione po mas nag-a-activate siya kapag sinasamahan siya ng vitamin C. Okay, at syempre we are very very proud na the collagen that is included or inside the 24 Alkawite is a collagen marine collagen kasi not all collagen po is for the skin. And mind you, hindi lahat ng nabibili nyo or nakikita nyo na pinopromote online na nakasulat, kunwari with collagen, yes, may collagen yon, pero hindi po marine collagen ang ginagamit. Bakit? It is for marketing purposes only. Ginagamit nila is yung tinatawag na bovine collagen. It is the cheapest collagen on earth, but it is not for the skin. So, hindi lahat ng collagen for the skin. Sa atin po, yun ang ginamit natin is marine collagen. It is the only collagen for the skin. Okay? Para, kasi po, ang gamit ng collagen, glue ng ating balat yon. Para habang nagkakaedad tayo, hindi lumalaylay yung ating balat. Okay? Paano mo malalaman kung kulang ka na sa collagen? When you start having yung laugh line na tinatawag, yung line dito, ibig sabihin, yung skin mo dito, bumababa na siya. Okay, so yung glue, which is the collagen, naglulusen na yung glue mo. Okay, so eto mamaya may papakita po ako sa inyong picture. Okay, na ako mismo napatunayan ko na effective at totoong marine collagen yung laman po ng ating 24 Alkawite. And of course, Camellia japonica. It is a patented ingredient, okay, na dito po sa Pilipinas, tayo lang, exclusive po na nasa atin. Explain ko in a while, ano yung effect ng Camellia japonica. Okay, now, glutathione. Ang glutathione is known to be the master antioxidant. If a vitamin C is known to be the mother of all vitamins, si glutathione po, mas mataas siya. Okay, vitamin C is an antioxidant. Glutathione is the master antioxidant, meaning mas mataas yung level niya. Why? Kapag po umiinom ka ng glutathione, what it does, it can recycle an antioxidant like vitamin C and E up to 30 times. Okay, 30 beses nire-recycle niya yung pagiging antioxidant. Pag hindi ka po kasi uminom ng glutathione, all antioxidant, oras lang po ang binibilang niya. Okay, 3 to 4 hours, okay, na nawawala na siya. Okay? Kapag sinabayan niyo po ng 24 Alkawite, 30 times nare-recycle siya na nandun pa rin yung effect niya, yung pagiging antioxidant sa ating katawan. Yun yung maganda po kapag umiinom tayo ng glutathione. But not all glutathione are the same because 24 Alkawite po, sure ka na from Japan. All natural. Okay, lahat po yan natural. Wala po tayong kinagamit na synthetic. Yun po yung pinaka-the best. Okay? So, ibig sabihin, pag wala tayong ginagamit na synthetic, mas naaalagaan po yung ating liver. Now, paano malalaman kung kailangan na nating uminom ng glutathione or kulang? Ito po, according po sa mga expert. Lalong-lalo na po, I will quote our doctor, neurologist, and psychiatrist, Dr. Ryan Rojas. According to him, okay, and another doctor, si Dr. Amelia Ubusan, which is a, ano tawag nito? Cardiologist, okay, and internist. Sa dami po natin ng doktor. And of course, Dr. Erwin Espinosa na general practitioner. You will know, okay, ito po, documented po ito, ha? Documented. Na itong mga disease po na babanggitin ko is a sign na kailangan nating magdagdag ng glutathione. Ibig sabihin, mababa. Kapag po, ang pag may kakilala ka na merong Alzheimer's disease, Parkinson's disease, migraine, autism, bipolar disorder, depression, okay, angina, hypertension, stroke, babasahin ko lang po yung mga normal na naririnig natin, lupus, viral infection, asthma, acne, allergies, gingivitis, diabetes, okay, hyperthyroidism,
inflammatory skin conditions, arthritis, gout, okay, hepatitis of any kind, okay, gastric ulcer. So, yung pong mga nabanggit ko at yung mga iba pa pong nakasulat dito na hindi ko nabinasa, sign po yan na ibig sabihin, kailangan mo nang uminom ng glutathione. And do not just take any glutathione. Take the best, which is 24-alkawite. Okay, now, ito po yung sinasabi ko na, ano, na Camellia japonica. Sa atin lang po matatagpuan yan. Yung Camellia japonica po, okay, is a, again, patented ingredient. Nilagay ko na rin po dito yung mga patent numbers para kung meron man dito na, or may kakilala ka na medyo piloso po at gusto niyang patunayan na totoo ang sinasabi natin. Andyan po, siya na mismo ang pwede mag-research niyan. Nakasulat po sa pag-aaral ng Camellia japonica, kung sino man po ang iinom nito, ito po ang mga pwede niyang maramdamang or mangyari sa kanyang katawan. What it does is it prevents obesity, it prevents fat absorption, it promotes fat burning, it also it prevents fat accumulation. So ibig sabihin, kumikinis, humi-healthy ka na, sumi-sexy ka pa. Yun yung maganda doon, di ba? Now, eto po, bibigyan ko kayo ng ano, syempre, dahil ako ang nag-pepresent, yung sarili ko ang gagawin kong example. Okay? Eto po, yung susunod na picture, eto po yung bago pa i-launch yung 24-alkawite. Kasi po, ano pa lang ito? 2 years. 2 years pa lang po yung 24-alkawite sa ating kumpanya. Yan. Yan po ang itsura ko. Diba? Yung chan, kasi kapantay na ng dibdib. Yung braso, pwedeng pamalo ng ano? Pamalo ng COVID-19. Ng ano to? Ng tilapia. Okay. Now, ang nagustuhan ko po sa 24-alkawite, kasi usually kapag chubby-chubby po tayo at tayo po ay pumayat, nagkakaroon tayo ng line dito. Okay? Kasi lumalaylay. Hindi ko po na-experience yun. Okay? Kasi ako yung una talagang lumaklak, literal, ng 24-alkawite because I want to prove it myself if it's really effective. Because if it's not effective, hindi ko po yan ipapalabas sa merkado kasi maski ako, hindi ako bilib. Diba? So, at hindi lang yan. Kasi may mga, ano po tayo, mga celebrity users po tayo ng ating produkto. Si Sunshine Cruz at saka po yung kanyang mga anak. Ang maganda po niyan, they are not just endorsing, they are not just paid to take it. Okay? Iniinom po talaga nila. Yun yung maganda doon. Kasi marami mga produkto, mga hindi totoo yung mga endorsers. They are just there for picture taking only. Diba? Pero you ask them if they're taking it, they're taking another brand. Sa atin po, in fact, nung dahil sa ganda ng produkto natin na to, nung naubusan, aba, yung kanilang ano, sila pa mismo directly, Sunshine has been sending me message privately na kung meron na, kasi talagang gusto nila yung effect. Okay? So, ito naman yung nasa right side nyo, si Michelle B, Miss World Philippines. Kung nakapanood po kayo last year, okay, noong December, sa GMA7, naging official sponsor po tayo ng Miss World. So for 16 times, every commercial break, you will hear, Miss World is brought to you by M4, okay, and Alkawite. So yun po, napanood nyo. Bakit po natin ginawa yun? That is one way to help our dealers na mas madalian po sila na mag-promote ng ating produkto. Kasi alam nyo naman po, pag nakikita na sa TV, mas nagkakaroon ng tinatag na recall. Okay? And nandyan din po, isa sa mga, eto si Miss KitKat, bago po i-launch sa merkado yung ating 24-alkawite, nakaano na po yan, nakagamit na, yun yung maganda. Kasi she's a good friend of ours. So si Miss KitKat, actress siya from ABS-CBN, at eto naman, si David Licao po from GMA7, yan, isa rin po yan sa adik na adik sa 24-alkawite. At syempre, hindi nyo lang po makikita sa TV ang ating mga produkto, okay? Meron din po tayong sariling radio program, RMN-DZXL. Ito po yung Radio Mindanao Network. Okay, Usapang Mikey, kapartner nyo sa Kabuhayan. Dalawa po kami with my co-anchor, August Vergara, Monday to Friday, 7 to 8 p.m. po. Naka-live din tayo sa Facebook. Okay, hanapin nyo lang RMN-DZXL. Bakit po tayo gumagawa ng ganito? Again, to help our dealers. Okay, na mas mabilis po silang makapag-promote ng produkto kasi
yung mga makakausap nila, ay, ayan pala yung narinig ko sa radyo, ayan pala yung napanood ko sa ano sa YouTube. Okay? Kasi po ngayon, may mga commercial na din po tayong ilalabas sa YouTube. Yun po yung maganda doon. Okay, so that is 24 Alkawite. And now, another very, very wonderful product is 2430. Okay? Yung 2430 po, kung nakarinig na kayo ng mga hand sanitizer, very similar, pero ito po premium. Bakit premium? It is coated type. Anong ibig sabihin ng coated type? Ito po, kung nakikita nyo ako sa screen nyo, okay, liquid siya kapag hindi mo pa nagagamit. Pero once na, sample, spray mo sa kamay mo, okay, pag natuyo po ito, coated type siya, para kang naka-invisible na hand gloves. Kaya meron dito na picture. Literal, parang ganyan. Okay? Hindi siya basta-basta na nawawala. Pag kinumpare mo, comparing it with alcohol. Ang alcohol po, effective lang siya hanggat basa. Pero once natuyo, ibig sabihin, nag-evaporate na rin yung effect niya. So, ang mangyayari, lagay ka ng lagay, eh hindi rin po maganda kung lagay ka ng lagay ng alcohol. Bakit? Kasi madadry yung skin mo. Okay? Nakakasira ng pH, ano din yan, ng pH level ng ating skin kapag alcohol tayo ng alcohol. Coated type po siya. Yun yung maganda sa kanya. Alcohol free. So it is antimicrobial, hypoallergenic, and alcohol free. Now, ito po maganda. Kaya ang pangalan niya is 2430. 24 hours kapag sa kamay niyo po nilagay or sa balat. Okay, kamay, even up to 8 hand washing kahit magsabon ka. Okay, wag mo lang lagyan ng alcohol kasi yung alcohol papataan niya, dinidissolve niya. Okay, yung film na nakakapit. You know that there's something on your hand. Bakit? Once you spray this, nararamdaman po siya madulas dahil hindi siya nakaka-dry. And ito po maganda. The ingredients, the active ingredients na ginamit po na meron sa loob ng 2430 is the same ingredients na ginamit ng NASA to sanitize po all their spacecrafts. Yun po yung maganda. Okay? Now, bakit 30? 30 days naman po kapag in-spray natin sa gadgets, toys, especially doorknobs. Please, with COVID-19 na nandyan lang, hindi natin na alam kung nasaan, baka mamaya kung may lumabas sa inyo, hindi niya alam, nabit-bit niya sa kamay niya. Kung mapupunan niyo po, tag-ulan na. Pag tag-ulan, may mga tao na uso na naman ang ubo sipon. If you will notice, sa isang bahay, pag ang isa may sipon, halos lahat nagkakasipon. Bakit? Because you are touching the same doorknob. Isa lang ang pintuan natin eh. Correct? Ng paglabas ng bahay. So what you will do, you spray this sa doorknob natin. Iikot mo using your hand, okay, para nandun lang din. Ang maganda niyan, 30 days po yan, nandoon, kahit punasan ng punasan niya nung kasambahay niyo or kayo po mismo. Okay? Sa cellphone, spray dito, di ba naglabas din ang World Health Organization na pwedeng maipasa ang COVID na pwedeng nasa ibabaw ng cellphone. Kasi ididikit sa muka, malapit na sa muka, and then nagpunas-punas ka, ikot-ikot. Okay? Where else? Pwede niyo po itong i-spray sa unan. Lalo na kung meron kang mga kakilala na maraming acne. Sasabihin nila, ba't ganun? I'm washing my face every day. Okay, pero ang dami pa rin acne. Kasi you're sleeping on the same pillow. Eh, kasi pillowcase naman pinapalitan mo. Hindi mo naman tinatapon yung buong ano, or nilalaban yung buong pillow. So what you will do, spray this po sa buong pillow natin for 30 days protected. Okay, another tip. Yung pong mga ano, air condition natin na filter, okay, linisan, vacuumin, or isprayan ng ano ng tubig, linisang mabuti. Pagka natuyo, patuyuin nyo po muna because 2430, hindi po siya nagiging effective kapag ini-spray mo sa basang lugar. Okay, kailangan dry muna. So patuyuin, pag tuyo-tuyo na, you spray it doon po sa ano sa filter ng air condition and then saka natin ibalik. Okay, bakit? Diba nagsabi rin po ang World Health Organization nung nauso, nung nag-uumpisa pa lang ang COVID-19 na huwag mo na mag-air condition kasi nasa loob lang, paikot-ikot lang. Okay, ito po ang maganda, napifilter siya, napapatay din niya. Okay, now, syempre sasabihin mo, paano naman ako nakakasigurado, Miss Cheryl, kung totoo yung sinasabi mo? Eh, salita lang yan eh.
Huwag po kayong mag-alala kasi meron po akong ipapanood na demonstration po sa inyo. Okay, now, VP, are you there? Okay, eto. Eto yung tinatawag na luminometer. Okay, kasi pwede mong sabihin, totoo ba yan? Okay, eto po yung luminometer, it is a gadget or a machine. Okay, na pang-detect ng tinatawag na ATP. Okay, yung ATP po is an energy substance found in all plants, animals, and microbes. In layman's term, okay, hinahanap po nito yung germs. Binibilang niya yung germs kung gaano kadami. Okay, pag sinabi pong germs, nandun po yung bacteria and virus. Yun po ang ibig sabihin po ng germs. Okay, so mag-aano po ako dito, meron po ditong demonstration. Okay, so papakita ko po, pero bago yan, i-out ko muna kasi I think, i-stop ko muna ha. Kasi I think hindi ko na-click yung sounds. So para meron ka ding sounds. Okay, ayan. And then I'll do it again. All right. Hang on. Okay. Yun. Okay. See, paki-check po if you can comment kung meron ano ha, kung merong sounds yung video, para kung wala, I can pause it and do it again. Okay? So, pag may nilagay dun sa ano luminometer na machine na yon, yung company po natin, meron din tayong luminometer. Nag-invest po tayo dyan, that is almost half million pesos. Yung luminometer po, ginagamit din po yan sa mga ospital, sa mga hotels, mga restaurants, lalo na po yung mga high-end, to check the bacteria level. Okay? Nung kung ano mang surface yung ano, i-check nila. Ginagamitan din po yan ng swab. Okay, so ngayon familiar na tayo sa swab testing dahil nakikita natin sa COVID-19. Yung ganun po yung ginagamit. Tapos, ang ginagawa, pinapasok po dun sa machine na yun, tapos may lalabas na number. Yung number, eto po, meron tayo dito sa gilid. Kung makikita ninyo, kung ano yung number na lumabas, kunwari 0 to 30, ayan, ibig sabihin, safe. 30 to 100, considered clean. 100 to 200, caution. 200 to 500, contaminated. 500 to 1,000, high risk of infection. 1,000 plus, extreme risk of infection. Ibig sabihin, maraming germs ang nakita doon sa gadget or kung ano man yung ano tawag nito, paggagamitan natin. For this particular demonstration, we used a cell phone. Okay, a gadget. So, panoorin niyo po ito. So, ibig sabihin, nandito po, nag-fall sa high risk of infection. So, ito po yung swab. Yan, ito, nakikita nyo. So, ang ginawa ko, ako po yan, kamay ko yan. Okay? Inisprayan ko po ng 2430. Yung cellphone na nung una is 900 plus. Yung lumabas na numero sa luminometer natin. O, tingnan natin ngayon. Yan, from na 956, okay, nakita na mga bacteria ng luminometer after spraying 2430. Literally, tingnan mo naman, patay, tigok lahat ng mga bacteria. Okay, mga germs po na nandun sa gadget na yun.
ganun katindi itong 2430 na to. At ang pinakamaganda po doon, nag-iisa lang po, tayo lang ang meron itong ngayon. Walang iba. Exclusive po yan sa M-Core. Okay? So, maganda ba? Maganda ba yung ating product? Okay, now, eto, noong 2015, nagkaroon po ng APEC Summit dito sa ating bansa. So, nagkaroon ng mga representative from different parts of the world na bigyan po tayo ng chance. Tayo lang po. Okay, pumasok po tayo doon na we presented our product 2430. Ang maganda po niyan, tayo po ang nabigyan ng chance na to sanitize, okay, to germ-proof lahat po ng sasakyan, mga ambulances na sasakyan po ng mga ano natin, yung mga representative ng iba't ibang bansa. Ganyan kaganda po itong 2430 na to. Okay, na napapanahon, grabe.